Paskong Pasko na po sa lungsod ng Dagupan. 20 barangay ang nagpatalbugan sa paggawa ng belen. At ang nakatutok live si Joanne Ponsoy ng GMA Dagupan. Joanne! Mike ko ang Tarlac ay merong belenismo. Ang Dagupan City naman merong Paseo de Belen na bubungad sa mga turista dito mismo sa New de Venecia Highway. Hindi lamang tatlong hari dalang kanilang mga regalo ang bumisita sa sanggol na si Jesus kasama sina Joseph at Mary sa Sabsaban. May espesyal din umanong partisipasyon ang pastol sa belen ng Barangay Pantal sa Dagupan City. Naghahanap ng masisilungan din yung mga shepherd, tapos they follow the stars and they meet yung manger. Kaya nakita nila si Christ. Life-size sa mga karakter sa belen ng barangay na gawa sa styrofoam. Halos isang linggo rin umanong nagtulong-tulong ang mga residente para mabuo ang kanilang belen. May iba't ibang konsepto ang 20 barangay na kalahok sa Paseo de Belen. Gumamit ng recyclable at indigenous materials ang karamihan. 31 ng ating mga barangay, yung iba decide sila na mag-cluster. 50,000 light bulb ang ginawang dekorasyon para magningning ang belen ng barangay mamalingling. Agaw atensyon din ang kanilang 8-foot na parol sa itaas ng belen. Back-to-back champion ang mamalingling sa huling 2 taon na panigsahan ng belen sa barangay. Kakaunting ilaw, hindi naman gaganda yung belen mo. Kaya dinamayan ko ng ilaw. Iba-ibang kulay. Iba-ibang kulay. Kilala raw ang barangay Mangin sa puno ng ipil-ipil at nyog. Ito ang pangunahing materyales na ginamit sa kanilang belen. Fishing village naman ang konsepto ng clustered barangay ng Kalmay at Karaal. Ang karakter sa kanilang belen, nakasakay sa bangka. Last minute lang po namin para kakaiba pong ano namin. May pasabog pa po kami gagawin po kasi. Isasagawa ang final judging sa huling linggo ng Desyembre pero mananatili pa rin ang mga belen dito hanggang sa unang linggo ng Enero. Mike? Maraming salamat, Joanne Ponsoy ng GMA Dagupan.